So, magandang araw ulit sa inyo mga kapako electrical engineer. Mark Jovenson Rubiso na naman nga po pala. At andito na naman tayo para sa isang Tinkercad simulation video. So, ano pang inintay natin? Tara, simulan na natin. So, panibagong araw, panibagong set of 4 logic gates na naman ang gagawin natin ngayon. So, last week ang ginawa natin is ang AND, OR, NOT, tsaka buffer. So today naman ang gagawin natin is NAND, NOR, XOR, tsaka XNOR. So tara, simulan na natin. So syempre ang lagi nating uunahin is ang ating breadboard. Kasi kung wala tayong breadboard, wala tayong paglalagyan ng ating mga circuits. So syempre automatic, pagkatapos ng breadboard, isusunod natin ang ating power supply. Laging magkasunod yan at laging magkatabi sa isang simulation. So kagaya lang din ang ginawa natin last time, kukonect natin ang positive terminal ng ating power supply sa positive rail ng ating breadboard. Then ang negative terminal naman ng power supply sa negative rail ng ating breadboard. So palitan natin yung kulay nito para hindi tayo malito. So syempre red for positive, then black for negative. So ang gagawin naman natin dito is i-connect natin yung positive rail ng itaas at sa positive rail sa baba. So ayan, at ang negative rail sa taas, sa negative rail sa baba. So babaguhin natin yung kulay para hindi ulit tayo malito. So ang sunod natin na ilalagay is ang ating NAND gate. Dito sa Tinkercad ang pangalan ng NAND gate is 74HC00. So ayan, lumabas quad NAND gate. So ilalagay natin siya dito. So ayan. So ang susunod natin na gagawin is itong power. I-connect natin yan sa positive, and then magawin natin kulay. Then itong ground, syempre ang ground lagi yung na-connect sa negative. So ibig sabihin wala dumadaloy na kuryente doon. So ang sunod natin na ilalagay is ang ating LED. So syempre para malaman natin kung gumagana ba itong simulation, kailangan natin ng LED o ng isang papailawin. Siyempre, importante din siyempre ang ating resistor. Kasi para hindi masyadong malaki ang dadaloy na ang papasok na kuryente sa ating LED. So para hindi siya masunog or sumabok. So ayun, kinonekta natin ang terminal 2 sa cathode. Then ang terminal 1 na connecta yan sa negative. And then ang anode naman ng LED, i-connect natin yan dito sa ating output, sa output ng ating NAND gate. So ayan, ayusin lang natin. So buguhin natin yung kulay nito para may sarili siyang indicator. So ang susunod natin na ilalagay is ang slide switch. For this simulation, dalawa ang slide switch na gagamitin natin. So, ayan. Dalawang slide switch. So, ang gagawin natin dito is ang terminal 1 ng ating unang slide switch ay i-connect natin sa positive terminal. Then, ang terminal 2 na connecta yan sa negative. So ayan, baguhin natin yung kulay para hindi tayo malito. Itong terminal 2, black, which is negative. Then ang terminal 1, positive, which is red. So ang common terminal naman ng una nating slide switch ay i-connect natin sa input A, sa unang input. Ayan, baguhin natin kulay, gawin natin green. Then ganun din sa ating pangalawang slide switch, i-connect na natin yung terminal 1 sa positive dapat. Ayan. Ayan. Then ang
Terminal 2 sa negative. Ayan, baguhin natin yung kulay para hindi tayo malito. Ayan, and then ang common, syempre sa input, sa input B. Ayan, baguhin natin kulay. And then, ayan, ready na tayo mag-simulate. So, so bago tayo mag-simulate, mag-refer muna tayo sa ating truth table para malaman natin kung paano natin papaganahin itong dalawang slide switch. So, ito ang truth table ng isang NAND gate. So, kung makikita niyo dito sa unahan, ang A and B ay nasa 0 at ang kanyang output ay dapat 1. So, dapat ang LED ay iilaw. So, isak natin sa simulate muna natin, pindutin muna natin. So, ayan, parehas siyang nasa 0, parehas siyang nasa negative. So, umilaw ang LED. So, tama ang ating simulation. So, dito naman tayo na sumunod, 0, 1. So, ang B ang nasa positive. So, dapat iilaw pa rin siya. So, ito yung B. Ilagay natin sa positive. At ayan, umiilaw pa rin. Umiilaw pa rin ang ating LED. So, sumunod naman tayo dito. Ang A naman, ang A naman ang positive. Tapos, umiilaw pa rin dapat ang ating LED. So, ilipat natin to. Gawin natin negative. Ito naman ang positive. So, kung makikita nyo, umiilaw pa rin siya. At ito ang panghuli. 1 and 1. Parehas na sa positive. So, dapat ang kanyang output is 0. So, dapat hindi siya iilaw pag parehas na sa positive. So, ilipat natin to. Gawin natin positive. So, kung nakita nyo, namatay ang ilaw. So, ayun. Ito ang simulation ng ating NAND gate. So, sana may natutunan kayo. So, ayun, ganun lang siya kadali. Maraming salamat.